Hi guys, Niza to. Welcome sa second part ng suggested pens ko for beginners. Kung wala kayong nagustuhan dun sa first video, try nyo dito. Baka meron kayong magustuhan sa mga papakita ko. So, yun. Start na natin agad. Yung first na papakita ko is Tombow din. Tombow Fude ito. Siya, 150 lang yan, isa. Meron siyang soft at saka meron siyang hard. Yung papakita ko ngayon, hard. Yung susunod, Zig Mangaka. Mangaka. Flexible fine. Meron siyang fine at saka meron siyang broad. Tapos, meron din siyang, available lang siya in black and sepia yata. Ito, sepia. Yung next, Zig Cocoiro. Extra fine. Sobrang nipis nito. Medyo hindi siya for malalaking downstrokes. Pero, pwede na rin siya for beginners kung maliit kayo magsulat. Siya. Nabibili siya kasi. Separate yung ink at saka yung barrel niya. Bali, 80 pesos yung barrel tapos mga 120 yung ink. Pwede naman sa susunod siguro, ink na lang bilhin nyo. Isa lang yung barrel nyo. Palit-palit na lang. Yung next, yung nag-iisang synthetic brush sa lahat ng videos. Ay, sa lahat ng pens na pinakita ko. Synthetic brush to, so sobrang lambot niya. Ano naman to? Nabili ko yata to. 119 siya sa National. Pero meron siyang mga set. Set ng 6. Well, hanggang 60 plus yata. So, yun. Tingnan na natin kung ano yung katulad nung kahapon na comparison nila. So, simulan ko sa firmness. Yung Tombow, sabi niya hard siya, di ba? Kasi, hindi ko pa natutry yung soft niya eh, pero wala kasing available si Crafty Layman, pero try ko pagka nakabili ako. Hindi naman siya ganun ka-hard. Para lang siyang yung pentel dun sa video 1. Perfect din yung pagkakapal at saka yung pagkanipis nung downstrokes at saka upstrokes niya. Ito namang Mangaka. Mas malambot siya ng konti dun sa Tombow, pero manipis yung ano niya. Manipis yung mismong tip niya. So, kahit malambot siya, manipis lang din. Hindi ganun kataba yung downstrokes na nagagawa niya. Dito naman tayo sa Cocoiro. Pag minili niyo to, sobrang tigas nung tip niya. So, natural lang talaga na mag-bend yung dulo ng pen. Yung upstrokes niya sobrang nipis din, tapos yeah. Yung nipis niya mako-compare siya sa petit. Pero yung petit dahil sobrang basa niya, dull yung color niya. Mas bright yung color nung Cocoiro para sa akin. Tapos ito naman Zig clean color. Ito dito makakagawa talaga kayo ng makapal kasi brush talaga siya. Mahirap mag thin strokes. Yan. Kung gusto niya na sobrang kapal, so manipis, control lang dapat. Punta na tayo sa ink flow ng mga pens na to.
Sa Tombow Fude, medyo hindi ko gusto yung pang upstrokes niya. Tingnan mo. Sobrang dry niya. Tapos minsan, yung upstrokes niya, walang tinta. Sobrang nipis. Yan. Pero kung iikot-ikutin mo naman siya, mahahanap mo yung ano. Hassle lang kung particular ka sa ganun. Music mga ka. Ganda yung inflow nito. Pero may pagka-dry siya din. Dry kaya madali siyang i-control. Yung Cocoiro, same din siya as petite. Medyo basa siya. Pero dahil sobrang nipis nung tip niya, hindi mo masyadong iniinda yung pagkabasa. And madali siyang i-connect sa iba. Sa susunod na letter. Dun sa real brush naman, ito parang talaga nag-watercolor. Mas dry lang siya ng konti sa watercolor. Pero yun yung feel niya. Regarding naman sa smoothness ng apat na to, tingnan natin yung gano'n sila. Si Tombow, para siyang yung pentel, meron siyang white na cover. Paraw sila ng feel ng pentel, pero mas smooth pa rin yung pentel sa kanya. Pero, if ever gusto nyo mag-start dito, good na tong Tombow na to. Yung Mangaka naman, smooth din siya. Pero more like Tombow yung feel niya. Para siyang Tombow na sobrang liit. Mas manipis sa Tombow. Pero yun yung feel niya. Smooth at saka madaling isulat. Yung Cocoiro naman, medyo hindi siya smooth kasi sobrang nipis niya. Feeling ko yung dahil sa sobrang liit, kaya yung tusok niya sobrang sharp. Kaya siya parang hindi smooth. Pero madali rin naman siyang i-manipulate. Ito naman, wala natatalo sa smoothness nito dahil brush siya. Pero, ang kalaban mo dito, yung control. Kung mabigat yung kamay mo, mahihirapan ka dito. Recap ko na to. Yung Tombow, mas comparable siya sa pentel touch yung sa isang video. Pero mas smooth pa rin yung pentel touch at saka mas maraming colors. Kung mamimili kayo, better siguro yung pentel touch. Pero kung gusto niyo ng mas manipis na upstrokes at ma-chachaga nyo yung medyo nagda-dry yung ink pag pataas, pwede na tong Tombow. Yung Sigma nga ka naman, maganda siya pang malaki at saka pang maliit na sulat. Pwede rin siya for starting. Tapos, kaya lang, ano, black and fine, ano, sepia lang yung pagpipilian yung color. Tsaka fine at tsaka broad. Tato naman Zig, marami siyang colors, 12 yata. Tapos, pwede niya rin kunin lahat. Pero yung extra fine niya, mahirap siyang ipang sulat sa malaki. Pag malaki yung sulat mo, hindi na masyadong napapansin yung downstrokes na makapal. Unless, isi-second coating mo siya, daya na pampakapal ng downstrokes. Pero kung isang go lang tapos gagawin mo yung malaki, medyo mahihirapan ka sa Cocoiro. Itong Zig, kung gusto mo ng malaking-malaking sulat, ito talaga yung perfect sa'yo. Kaya lang, mahihirapan ka naman magmaliit na sulat. Dahil sobrang lambot niya. Saka mahirap siya i-control para sa mabibigat na kamay. So, yun. Try nyo. Kung makapili kayo dito, try nyo kung ano yung gusto nyo bilhin. Tapos sabihin nyo sa akin kung ano yung tingin nyo. Thank you!